na ang iba't ibang sangay ng gobyerno para paghandaan ang posibleng epekto ng El Nino gaya ng pagbaba ng produksyon ng palay at gulay sa bansa. Nagbabalik si Clazel Pardilia. Nagbibitak-bitak ang lupa at natutuyo ang mga pananim. Ganyan ang nangyayari sa mga sakahan tuwing matindi ang init. At ngayong nagbabadya ang El Nino, nangangamba ng ilang grupo ng magsasaka sa epekto nito na tiyak na magpapababa sa produksyon ng palay at gulay. Kung masyadong severe at talagang dry na dry ang ating klima, siyempre kahit na sa gulay, magkakaroon po ng malaking kwan din yan, impact. But if it is a moderate or mild El Nino, hindi siguro kasing lakas ang tama niyan kumpara sa mga pananim kagaya ng palay na talagang napaka-dependent po niyan sa tubig. Sa taya ng pag-asa sa Hulyo hanggang Setyembre, mararamdaman ang epekto ng El Nino. Dadalang ang mga pag-ulan, kaya bababa ang level ng Angat Dam at mababawasan o mawawala ng alokasyon ng tubig para sa mga sakahan. Palaging inuuna ng NWRB yung water supply sa Metro Manila. So secondary po yung pag-supply ng patubig para sa lalo na po sa ating palayan sa lalawigan po ng Batangas ng Bulacan at Pampanga. Ang problema lagi nahuhuli po yung kadalasan po yung ating agricultural products pagka nakakaroon po ng forced allocation. Pero tiniyak ng National Water Resources Board na babalansihin ang pangangailangan ng mga consumer at magsasaka. Pag nandun naman po sa within na pinasabi natin sa operating level, ay pinagbibigyan naman po natin, binibigyan din natin ng importansya po yung pangangailangan ng mga kasama natin magsasaka. No? At hanggat maaari po ay hindi papagbigyan po natin yung kanilang mga pangailangan. Nakikipag-ugnayan ng NWRB sa National Irrigation Administration at MWSS hinggil sa alokasyon ng tubig para maiwasan ang epekto nito sa agrikultura. Samantala, bumuna ang NDRRMC ng team na tutugon sa worst-case scenario ng El Nino at gumagawa na ng mga agaran at pangmatagalang solusyon. Ang Bureau of Plant Industry ipatutupad ang drip irrigation at namamahagi ng climate-resistant na binhi sa iba't ibang probinsya para sa replanting sakaling masalanta ang pananim. Inaabisuhan din ang mga magsasaka sa bagong cropping calendar ngayong titindi ang init sa huling quarter ng 2023. Kailangan na po natin paghandaan yung magiging epekto nito, hindi lamang po sa mga piling lugar sa bansa, kundi sa buong bansa. Meron po tayong tinatawag na climate smart varieties, no? So ito yung mga variety po ng halaman, ng gulay, mais, palay na kaya po mabuhay kahit kakaunti lang ang tubig na idinidilig or labis po yung init. Pwede rin po yung matibay laban sa sakit. Target din ng BPI na palaguin ang produksyon sa mga lugar na dilubhang mapupuruhan ng El Nino. Clazel Pardilia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.